nanggaling si Canole sa isang lihim na digmaan na halos walang nakakaalam. Ito yung mga istorya na kailanman ay hindi mailalagay sa talaan na naging istorya ng bansang Pilipinas. Pero dito nyo lang maririnig sa aking mumunting channel. Tumagal ang digmaan ng 2 buwan. Maswerte naman si Canole dahil nalampasan niya ang lahat ng iyon sa tulong ng kanyang mga kapanalig at gabay. Ngayon, nang palis na si Canole sa lugar na iyon, napadpad siya sa isang lugar na hindi pamilyar sa kanya. Sabihin na nating nadadaanan niya ang gilid na iyon, pero yung natumbok niya nung oras na paglabas niya sa digmaan, parang ngayon pa lang siya napasok. Ano to? Anong lugar to? Parang ngayon ko lang to nakita. Sa hindi kalayuan ay merong mga kubo. Marami ang kubo na yon. At mula naman sa kanyang kinatatayuan, natatanaw na pala siya ng mga katutubo. Isa sa katutubo ang nagsumbong kay Apo Banag. Apo, mukhang may nakapasok na dayo. Anong gagawin namin? Mag-iingat kayo. Baka pakanayan ni Bugwat. Imposibleng matuntun ito ng kung sino mang tao. Apo, anong gusto mong gawin namin? Kunin nyo. Dalhin nyo siya sa akin ngayon din. Sige po, Apo. Mabilis na napalibutan si Canole ng mga katutubong may kakaibang kasuotan. Hindi sila katulad ng ibang mga katutubong, mga nakabahag. Sino ka? At paano ka napasok dito sa lugar namin? Wika sa kanya ng isang katutubo. Hindi ko alam eh. Ang totoo niyan, pauwi na sana ako. Patawarin niyo ako kung napasok ako sa inyong pag-aari. Lumapit sa kanila si Apo Banag, tapos nagtanong, "Sino ka? Anong pangalan mo? Anong kailangan mo sa amin?" Pasensya na ho. Hindi ko ho sinasadya na mapunta ako rito. Ang tanong ko, sigutin mo. Sino ka? O wag sabihin, ikaw ay pinadala ni Bugwat. Bugwat? Sino si Bugwat? Apo, palagay ko, ignorante ang taong to. Hindi, huwag tayong maniniwala. Siya mapagbalat kayo na si Bugwat. Hindi po ako si Bugwat. At mas lalong hindi ako pinadala dito ni Bugwat. Hindi ko nga siya kilala eh. Ang totoo po niyan, nanggaling po ako sa isang digmaan. 2 buwan akong dumalo ng digmaan. Mapalad kami kasi nanalo kami ng aking mga kapanalig at sa tulong ng aking mga gabay. Kaya kung nagulo ko man po ang inyong tahimik na pamumuhay, hindi ko po ito sinasadya. Sa totoo lang, hindi ko alam tong lugar nyo na ito. At sa pagkakaalam ko, yung nilabasan ko, yun din ang daan pero imposibleng nagkaroon ng mga kakaibang katutubo rito. Sinungaling! Huwag na huwag kang magsisinungaling sa aking harapan. At kung hindi mo lang naitatanong, ako, si Apo Banag. Apo Banag? Parang minsan ko nang narinig ang pangalan niyo sa aking kapanalig. Hindi ko lang mahalukay sa isip ko kung sino ang nagsabi nun. Umalis ka na rito, dayuhan. Umalis ka na. Hindi ka namin tatanggapin dito ng maluwag. Sige ho. Ituro niyo lang sa akin ang tamang daan. Sige. Samahan siya papalabas. Sinamahan naman si Canole ng mga katutubo. Napansin niyang yung papalabas
ay malayo kasi dinaanan ni Canole ang maraming kabahayan. Kapansin-pansin na ang tingin ng mga tao ron ay merong takot. Kaya't naitanong niya ito sa isang katutubong naghatid sa kanya. Kaibigan, bakit? Parang takot na takot ang mga tao rito. Huwag kang lalapit! Huwag mo kong hahawakan! Hindi! Wala akong gagawing masama. Bakit ba? Tsaka sino ba si Bugwat? Madali ka! Wala akong sasabihin sa'yo na kung ano. Basta ako'y sumusunod lang sa aming apo. May itinuturo ang isang katutubo. Lumampas lang daw siya sa kakaibang puno na yon at makakalabas na siya sa kanilang tribo. Nagpaalam na si Canole sa mga ito. Kaya lang, nang malapit na si Canole sa kakaibang puno, naramdaman niyang parang may kakaiba. Kaya siya bumalik. Teka, ba't ka bumabalik? Kaibigan, may nag-aabang. Ano? Mula sa malayo, si Apo Banag ay sumisigaw at sumesenyas na sila'y bumalik. Mabilis naman silang pumunta roon. Apo, bakit? Naramdaman ko! Si Bugwat! Nariyan siya sa paligid! Ikaw, madali ka! Magtago ka sa kubo! Nagtago nga si Canole, ayon na rin sa utos ni Apo Banag. Maya-maya lang, nakarinig siya ng boses na kakaiba. Yung tipong katatakutan mo kapag narinig mo. Umalis ka na, Bugwat! Wala kang mapapala dito sa aming tribo. Matagal na panahon mo nang pinagbabalakan na nakawin sa amin ang aming pag-aari. Pero magpahanggang siya ngayon, ay hindi ka pa rin nagtatagumpay, Bugwat. Hindi naman ang inyong tribo ang aking pinunta rito. Naramdaman ko, may bisitang pwedeng kainin. Wala. Walang bisita dito. Apo Banag, pati ba naman ang dayuhang pagkain ay pinagdadamot mo pa sa akin? Bugwat, marami ka nang nagawang kasalanan sa aming tribo. Huwag mong antayin na sa oras na ito ay mag-utos ako sa aking nasasakupan. Dahil kapag nangyari yon, araw na araw, titiyakin kong hindi ka makalalabas ng buhay dito sa aming mahiwagang tribo. Bakit hindi magawin, Apo Banag? Hindi naman ipinag-utos ni Apo Banag sa kanyang mga nasasakupan na salakayin si Bugwat. Alam din kasi ng Apo na merong kakaibang abilidad ang nasabing tao na pumasok sa kanila. Aalis ako ngayon, pero babalik ako. Kung hindi ko man makuha ang masarap na pagkain, pwes, aabangan ko siya. Pag-alis ni Bugwat, dito palang lumabas si Canole. Apo Banag, ano, Dayo? Nagsisisi ka na ba kung bakit napunta ka rito? Naramdaman ko, may kakaiba talaga sa Bugwat na yun. Oo, meron talagang kakaiba, katulad mo. Dahil hindi kayo mapapasok sa aming mahiwagang tribo kung walang kakaiba sa inyo. Si Bugwat ay isang gabunan na may lahing engkanto. Kaya kahit anumang oras na gustuhin nung pumasok dito magagawa niya. Dahil ang aming lugar ay protektado rin ng mga engkanto na halos kalahi niya. Pero ang kaibahan, kami ang mas kinikilingan ng mga engkanto kaya't pilit itong itinatago sa mata ng maraming taong dumadaan. Ganun ba?
Ngayon naintindihan ko na. Kaya pala kung minsan hindi ko nakikita to eh. Pero nararamdaman ko. At ito pala, yung sinasabi ng mga tao sa Gawidian na may namamahay na engkanto. Kayo nga yun. Aminin mo sa akin, Apo Banag. Hindi rin kayo basta nagpapakita sa mga tao sa paligid. Oo, kami nagsisilbing engkanto sa kanilang paningin. Ngayon, masaya ka na ba? Pwede pa magtanong? Bakit? Ano bang kasalanan nyo kay Bugwat? At bakit kayo ang napupuntirian niya? Una, may lahi siyang gabunan. Gusto niya kaming ubusin. Pangalawa, may lahi rin siyang engkanto. Kaya't gusto niyang ariin ang aming pag-aari. Ang plano niya ay gagawin niya itong sarili niyang lugar at mang-aalipin ng mga katutubo. Ganun ba? Kaya pala. Bakit hindi niyo ako hayaang ipagtanggol kayo? Kaya ko naman yun eh. Hindi naman ho sa pagyayabang. 2 buwan ako sa digmaan. Maraming sugat ang inabot ng aking katawan. At ilan sa aking mga gabay ang nawalan ng malay. Pero sa kabutihang palad, heto ako. Buhay na buhay. Wala kaming pakialam kung anumang meron ka. Dahil hindi kami basta nagtitiwala sa hindi naming kilala. Ngayon, pagkakatiwalaan kita kung sasabihin mo sa akin kung sino ang iyong kapanalig na minsang nakapagkwento patungkol sa akin. Wag na wag kang magsisinungaling, Dayo. Sino na nga ba yun? Isa siyang lakan. Siya si Lakan Hunyo. Ano? Ibig sabihin, kilala mo si Lakan Hunyo? Oo, tama. Siya nga. Naalala ko na. Si Lakan Hunyo na may tangan-tangan na Tres Mundo medalyon na kayang titigan ng araw. Ganon ba? Bakit? Kilala mo rin ba si Lakan Hunyo? Oo naman. Sa totoo lang, alam ko ang nangyaring digmaan sa lugar na iyong pinuntahan. Ako'y umiwas na lang dahil mas pinili kong ipagtanggol ang aming tribo laban kay Bugwat. Apo Banag, matanong ko lang. Ano bang itsura ni Bugwat? Si Bugwat ay malaking tao. May malaking ulo na may 3 mukha. At meron siyang sungay. Ho? Parang... Oo. Kung ano man ang iniisip mo. Totoo yan. Nakakatakot siya. Kung totoo siya. Pero wala kaming pagpipilian. Bilang isang apo na may pinaka malakas na kakayanan dito. Ako lang ang siyang may karapatan na makipaglaban sa kanya. At ang aking tribo, tanging mga palaso, ang gagamitin laban sa kanya. Kung minsan ako'y nalilingat, kaya't nababawasan kami rito isa-isa. Ginagawa yon ni Bugwat para maihanda niya ang kanyang masamang balak sa amin. Kung ganun, dahil sa narinig ko ang inyong katwiran, hindi na rin ako makapapayag na basta na lang ako aalis dito. Hindi. May tiwala man kami sa'yo. Pero hindi ko hahayaan na ang aming bisita ay makikipaglaban kay Bugwat. Tanda mo yan, kaibigan. Ganun ba? Sige ho. Kayo pong bahala. Pero dahil sa ako po'y galing sa digmaan, maraming sugat at matinding pagod ang inabot ko. Maari ho bang pumarito muna ako kahit na 1 linggo? Sige, dahil ikay panauhing pangdangal namin, ipapakita namin sa iyo kung gaano kami kabuting tao. Salamat naman ho kung ganun.
Salamat ho. Dahil sa pumayag na si Apo Banag, dalawang araw na roon si Canole at meron siyang nakakwentuhan na isang magandang babae. Kapansin-pansin naman na ang babaeng yon ay may gusto kay Canole pero kailanman ay hindi siya papatol kahit na kanino. Ayon sa kwento ng isang magandang babaeng katutubo, si Bugwat ay nakapatay ng tagaroon sa kanila. At ang napatay nito, yung mismong ama niya. Kaya nga't habang nagkukwento ang babaeng yun, paiyak-iyak pa ito at pahawak-hawak kay Canole habang sila'y naliligo sa napakalinaw na tubig. Tahana, huwag ka nang umiyak. Hindi natutulog ang Diyos. Alam mo ba? Ipinanganak ako sa mundo para kahit paano'y makatulong man lang na makapagbawas ng mga taong masasama. Kasi alam mo, ang mundo natin ngayon ay napangingibabawan ng mga masasama. 90% ngayon ng mga tao sa mundo ay napapasok ng kasamaan. Marahil hindi nila napapansin yun. Ganon kagaling manlinlang ang Diablo. Kakaiba ka naman magsalita. Napakatalinhaga ng isip mo. Halos hindi ko na maintindihan ang sinasabi mo. Hindi bale. Maiba tayo. Paano kayo nabubuhay rito? Anong kinakain ninyo? Malawak ang aming tribo. Kung magagawi ka sa likod dun, maraming mga nakatanim doon na mga palay. At katulad nito, itong ilog na ito, siksik at umaapaw ng mga isdang makakain. Ha? Eh bakit? Di mo agad sinabi. Eh di sana nang huli na ako kanina pa. Hindi bale, saglit lang ah. Tatalbog lang ako saglit sa malalim. Pagtalbog ni Canole sa malalim, halos isang oras bago siya lumitaw. Paglitaw niya, napakarami ng mga katutubong nag-aabang sa kanya. Ano na? Akala namin na paano ka na eh. Ha, bakit? Nandito lang ako. Bakit naman kasi napakatagal mong lumitaw? Naku, pasensya na kayo. Hindi ko nga pala nasabi sa inyo na meron akong mutya ng tubig sa katawan. Na siyang naging dahilan kung bakit napakatagal ko sa ilalim. Siya nga pala mga kaibigang katutubo. Marami ako na huling isda, tara, pagsalu-saluhan natin. Sige, umahon ka na. At ipinatatawag ka rin ni Apo Banag. Nakapaghanda na rin kami ng makakain. Salamat. Pagbalik ni Canole sa mga kubo, nakita niyang ang dami-daming nakahandang pagkain. Karamihan, karne, gulay, at yung isdang dala niya, tsaka palang niluto. Apo Banag? Anong meron? Napakaraming pagkain nito. Ikinagulat din ni Canole nang biglang may lumapit sa kanya na mga matatandang katutubo na parabang siya'y dinadasalan dahil ang mga kamay ng mga ito ay nakahawak sa kanyang ulo at ang ibang mga kababaihan lumapit sa kanya tapos sinabitan siya sa dibdib ng kung ano-anong anik-anik. Nakakatuwa naman ito. Para saan ho ba ang lahat ng to? Yan ay pagpapatunay na ikay. Tinanggap na namin ng maluwag sa aming tribo. Dahil kung hindi mo lang naitatanong, yan ang ibig sabihin ng aming malugod na pagbati at pagtanggap. Bakit niyo po ito ginagawa? Dahil habang ikay nandoon sa ilog at naliligo sa malinaw na tubig, nakipag-usap ako kay Lakanhon niyo at ikinagulat niyang nandirito ka ngayon sa aming mahiwagang tribo. Sabi niya sa akin, kasama mo siya sa digmaan, kaya't sinabi niyang bigyan ka ng maayos na pagtrato. Pasensya ka na kung ganito ang pagtrato namin. Ayos lang po yun. Yun nga po ang maganda, tsaka alam niyo ba? Para sa akin,
sa lahat ng mga taong nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa. Ang pinakamababait, mga katutubo. Ewan ko ba? Dahil sa sobrang bait ng mga katutubo, pinagsasamantalan ito ng iilan. Ginagawa nila yon dahil alam nilang dito at hindi lang sa amin. Basta sa kapwa naming katutubo, ay marami silang maaring pakinabangang ginto. Dahil ang ginto at pera ay napakahalaga. Ginto at pera din ang siyang dahilan ng punot dulong kasamaan ng mundo. Tama po kayo dyan. Nang dahil sa pera na inaakala nating biyaya sa atin ng ama, siya na palang nagiging pain sa atin ng Diablo para tayo'y maging masama. Tama ka roon. Mahusay. Kuhang-kuha mo ang aking kalooban at kaisipan. Ganito naman po talaga ako. Kahit kanino, pinangangaralan ko sila. Kulang na nga lang maging pare ako sa paningin ng mga tao. Yung iba nagsasabing, hindi ka naman pare. Pero kung mangaral ka, daig mo pa pare. Siyempre, sagot ko naman sa kanila, hindi naman porket simpleng tao lang tayo, hindi tayo pwedeng mangaral. Ang katwiran ko, may iba-iba tayong kaparaanan at paniniwala na siyang ikinakalat natin sa mga taong makakasalamuhan natin. Pero teka nga pala, kanina pa tayo magkakaharap dito sa mesa, bakit hindi pa natin simulan kumain? Ikaw na ang magsimula. Yan ang tradisyon namin. Sige, tikman mo ang gusto mong tikman. Huwag ka magalala. Walang lason yan. Salamat naman kung ganun. Sinimulan na ni Kanole ang pagkain. Pag nakita ito ng iba'y nagsabay-sabay na rin sila. Napakasaya ng araw na yon dahil naghanda rin sila ng inumin mula sa niyog. Napakaganda ng pagtrato nyo sa akin. Maraming salamat po sa masarap na pagkain at sa inuming tuba. Wika ni Kanole sa kanila. Sa kabila ng kanilang kasiyahan nung oras na yon, meron palang panganib na darating. Dahil si Bugwat ay papalapit na. Hindi lang ito nag-iisa nung oras na yon. Marami sila. Naanimoy, uubusin na ng mga ito ang mga katutubo sa lugar na yon. Tumatakbo ang isa sa katutubong nagbabantay sa pintuan at sinabi nitong si Bugwat ay dumarating at meron itong mga kasama. Mabilis naman na pinagtago si Kanole ni Apo Banag. Nasira ba namin ang inyong kasiyahan? Bugwat, bakit ba? Oras na para bawiin sa inyo ang lugar na ito. Ah, yan ang hindi ko mapapayagan. Napansin ng mga katutubo na agresibo si Bugwat at mga kasama nito. Kaya't kahit na hindi ipinag-uutos ni Apo Banaga, nagpaulan sila ng pana. Kaya lang, nakakagulat ang mga sumunod na kaganapan. Tinamaan man ng pana sila Bugwat, pero hindi ito ininda. Lahat ng mga panang nakabaon sa kanila ay pinutol lang nila Bugwat. Ngayon, wala na kayong panglaban. Ha, Bugwat, pwede na bang kumain? Pwede na. Kumain kayo hanggat gusto ninyo. Nang marinig ni Kanole ang ganong kaganapan, hindi na siya nakatiis, kaya siya lumabas sa kubo. Tunay nga ang sinabi ni Apo Banag. Si Bugwat ay malaking tao, may malaking ulo at may tatlong mukha. Isa sa harapan at isa sa magkabilang tagiliran at meron itong parang sungay ng kalabaw. Totoo nga. Bakit ka lumabas? Hindi ko na humatiis. Diyos ko, patawarin mo ako. Ha? Dito ay ipinakita na
ni Apo Banag kung sino ba talaga siya. Kaya pala niya nasabi ang mga ganong salita dahil iniiwasan nito ang pagbabago ng kanyang anyo para hindi maipakita kung ano ba talaga ang mahiwagang bumabalot sa kanyang katawan. Maging si Canole ay nagulat sa malakihang pagbabago ng itsura ni Apo Banag dahil para bang naging bata ito sa kanyang paningin at ang kanyang kasuotan ay naiiba. Kumilos si Apo Banag at kanyang nilabanan si Bugwat. Kitang kita naman na kahit na medyo bumata ang itsura ni Apo Banag, nagiging dehado pa rin ito sa laban kay Bugwat. Hanggang sa tinamaan si Apo Banag sa dibdib ng napakatalas na kuko ni Bugwat. Wala ka na bang ibang gagawin, Apo Banag? Tumayo ka! Tayo! Bugwat, kung inaakala mong makukuha mo ang aming panauhing pangdangal, pues nagkakamali ka. Ipagtatanggol ko siya sa abot ng aking makakaya. Ano? Tunay ngang bumata si Apo Banag. Pati ang kanyang tinig nag-iba. Ganun ba? Hindi porket bumata ka ay meron ka ng lakas para makipaglaban sa akin. Bumawi si Apo Banag at tinamaan niya sa dibdib si Bugwat. Tumagas man ang dugo ni Bugwat pero mabilisan itong naghilom. Samantalang si Apo Banag, walang tigil ang pagtagas ng sarili niyang dugo. Apo Banag, tama na! Huwag kang makikialam. Alituntunin kitang ipagtanggol. Dito ka lang. Dito ka lang! Hindi. Ayoko. Hindi ko maatim sa aking sarili na nakikita kang nahihirapan, Apo Banag. Hayaan mo akong lumaban. Bigyan mo ko ng karapatan. Pag sinabi kong dito ka lang. Dito ka lang! Pilit na pinagtatanggol ni Apo Banag si Canole laban kay Bugwat. Kaya lang, halata namang hindi siya uubra. Napansin ni Canole na sadyang may kakaiba kay Bugwat. Kaya't nang makita niyang matumba si Apo Banag, dito na siya hindi nagpapigil. Tama na yan! Bugwat! Ako naman ang labanan mo. Oy! May dayuhang nagmamagaling. Sabagay, yan ang pinakagusto ko. Bubugbugin ko muna bago ko kainin. At paano ka nakakasiguradong magagawa mo yun? Kung inaakala mong ako isang simpleng tao lang pwes nagkakamali ka. Bago ako mapunta rito sa tribong ito, dalawang buwan akong dumalo ng digmaan. Ang digmaan na kailanman na hindi malalaman ng mga simpleng tao at ito ay kailanman hindi malalagay sa talaan na naging istorya ng bansang Pilipinas. Wala akong pakialam sa istoryang sinasabi mo! Ah, ganun? Sabagay, isa ka nga palang engkantong gabunan. Alam mo na pala! Oo naman. Sige, tignan natin kung uubra ka sa akin. Lumapit si Canole at nagtapat silang dalawa. Napansin niyang napakalaki pala ng taong yun. Kung tutusin, hanggang dibdib lang si Canole ni Bugwat. Nang walang ano-ano'y, bigla siyang sinakal nun at inangat gamit ang isang kamay. Ito ba ang klase ng makikipaglaban sa akin? Ano? Wala ka namang kayang gawin. Nang nahihirapan si Canole, bumitaw na si Bugwat. Maniwala kayo o hindi, si Bugwat
ay nahati sa dalawa. Pero yung pagkakahati niya'y mula tiyan hanggang ulo lang, natira pa din yung kalahati. At ang mas matindi ron, may lumalabas na panibagong katawan. Ibig sabihin, tuluyan nang naging tatlo si Bugwat. Kaya pala tatlo ang mukha nun, dahil ito pala talaga ay may kakayanan na maging tatlong tao. Nagulat si Kanole sa nangyari na yon. Sa unang pagkakataon, parang ngayon pa lang siya nagkaroon ng ganong kalaban. Hindi ba sinabi ko naman sa'yo? Huwag kang gagalaw at kami ang bahalang magtanggol sa'yo. Apo Banag, hirap na hirap ka na. Huwag ka nang lumaban, hayaan mo akong ipagtanggol ang aking sarili dahil kaya ko namang gawin yun. Ang dami niyong sinasabi, sabay na kayong mamatay! Tatlong tao pero iisa ang tinig na lumalabas kay Bugwat. Sinabi pa nitong lumingon siya sa paligid. Paglinga ni Apo Banag at ni Kanole sa paligid, marami nang natumba ng mga katutubo. Yung isa sa mga katutubo ay pinirmisan ng isa sa kasama ni Bugwat at walang awang pinapangas ang sariwang laman. Awang-awa si Kanole sa sitwasyon na yon. Kaya't kahit ayaw ni Apo Banag, kikilos na talaga ito ng kakaiba. Tama na yan. Sobra na kayo. Ha! Sobra ba? Pwes, dadagdagan ko pa! Mas naging agresibo ang sumunod na pagkilos ni Bugwat dahil ang tatlo nitong katawan ay naghiwa-hiwalay at yung mga katutubong nagtatago sa loob ng kubo ay kanilang pinuntirya. Yung isa rito bumalik para labanan si Kanole. Sinabi naman ni Kanole sa kanyang isipan na hindi naman siya ignorante. Kung hindi ka ignorante, anong gagawin mo ngayon? Kinakain na ang mga katutubo dito! Hindi ako ignorante, Bugwat. Para hindi ko malaman kung sino ba ang katotohanan dyan. Ano? Tignan mo yun. Yung itinuturo ni Kanole, ang kanyang kasama na nanggaling sa kanyang katawan. Ang nakita naman ni Bugwat, meron pang isa roon na halos kaparehas ni Kanole na lumalaban sa isa niyang katawan. Gulat na gulat din ito dahil isa sa wisyo ni Kanole ang harap-harapang nakikipaglaban sa isa niyang katawan. Oh hindi! Paanong nangyari to? Imposibleng kaya mong gawin yun. Hindi ka tao! Hindi ka tao! Tao pa rin ako, Bugwat. Ang kaibahan natin, ikaw tatlo ang muka, kaya hindi imposibleng kaya mong maging tatlo. Ako, iisa lang ang mukha ko, pero kaya ko maglabas ng iba sa aking wisyo. Napakadalang kong ginagawa yan, at gagawin ko lang yan pag argabyado na ako. Tignan mo yung isa sayo, bulag tana. Nang bumulagta ang isa sa katawan ni Bugwat, nasaktan pa yung isa. Ibig sabihin, konektado ang magiging tama nun. Ngayon alam ko na. Kaya't kung ako sa'yo, umalis ka na rito. Napansin din ni Kanole na unti-unting nanghihina si Bugwat. Ginamit naman yon na pagkakataon ni Apo Banag. Tumayo ito kahit na ito'y sugatan at walang awang. Pinag-iispada ang isa sa katawan ni Bugwat. Puro lihis lang naman ang ginagawa nito hanggang sa tamaan si Bugwat. Bugwat, mahina ka na.
sumuko ka na! Hindi! Hindi ako susuko! Kaibigang Nole, salamat dito sa ipinahiram mo sa akin. Isa itong makapangyarihang kampilan, hindi ba? Oo, tama ka. Kampilan yan. Iilang-ilang tao lang ang meron yan. Madaling gumawa ng espada. Napakadali. Pero yung tinatawag na kampilan, iilan lang. Tinamaan na naman uli si Bugwat. Pero sa pagkakataon na yon, sa dibdib na. Dahil natarakan siya ni Apo Banag. Walang awa si Apo Banag nang hatiin nito ang katawan ni Bugwat. Bugwat, isa na lang sa katawan mo ang nabubuhay. Pasensyahan na lang tayo. Sinimulan mo kami. Tatapusin namin ito. Ngayon masasabi ko nang makakalaya na kami sa matagal na pang-aalipin mo sa amin. Napansin ni Kanole na mas lalong tumapang si Apo Banag nang hawak nito ang kanyang kampilan. Isa pa sa katawan noon ni Bugwat ang nabubuhay na walang awang kumikitil din sa buhay ng mga katatubo. Kaya't nang lapitan ito ni Apo Banag, wala siyang awa ng tigpasin ng kanyang ulo. Ito lang pala ang papatay sa inyo. Tapos na ang laban. Tapos na. Sa wakas ay makakalaya na tayo kay Bugwat. Nole, salamat dito sa iyong makapangyarihang kampilan. Nilalabas ko lang din po yan. Pag sa oras na kakailanganin. Napansin ko ho kasi mukhang ito ang kulang na gamit sa inyo. Salamat talaga. Napakaraming patay. Nagtakbuhan pa yung ibang mga kasama ni Bugwat. Huwag ka mag-alala. Pansamantala kong isinarado ang lagusan. Hindi sila makakalabas dito. Sumenyas si Apo Banag sa iba pang mga katutubo na habuli ng mga kasamahan ni Bugwat. Inabutan nila ang mga ito na nagkukumpulan sa lagusan na hindi makalabas. Apo Banag, nahuli na namin silang lahat. Magaling! Teka Apo, bakit nagbalik na kayo sa dati? Hindi ko na kailangan pang ipakita ang aking tunay na pagkatao. Ayos na yon. Nagulat ang mga katutubo dahil nga nagbabago pala ng anyo si Apo Banag. At yung mga nahuli nilang mga kasama ni Bugwat, lumuluhod ang mga ito at nakikiusap na sila'y pakawalan. At bakit namin kayo pakakawalan? Matapos niyong lapangin ang sariwang laman ng aking tribo, gusto niyong pakawalan ko kayo. Mga wala kayong puso. Apo Banag, ikaw na bahalang humatol sa kanila. Salamat kung ganon at ako'y binibigyan mo ng karapatan para gamitin ang iyong kampilan. Oo naman. Sige, manonood na lang ako. Nakakaawa man ang itsura ng mga kapwa gabunan ni Bugwat, pero isinangtabi na lang yon ni Kanole dahil nga karapat dapat lang yon. Nung mga oras na ito, hindi maisip ni Kanole na patawarin ang mga gabunan na yon, dahil kung titignan mo ang itsura ng mga namatay na katutubo ay talaga namang maaawa ka, lalo na't kapag nilapitan sila ng mga mahal nila sa buhay na mga nag-iiyakan na tila ba humihingi ng hustisya. Natigpas ang katawan ng mga kapwa gabunan ni Bugwat, at nung isa na lang ang natitira, muntik pang maawa si Apo Banag. Parang awa niyo na po! Meron din po akong pamilya! Meron din kaming mga pamilya.
pero pinatay niyong lahat. Kaya't karapat-dapat lang din na kayo'y mamatay. Magandang gabi, nakatatapos na po tayo ng kwento. Maikli lang pero maganda at maraming salamat.